So hi everyone, today I am gonna make a harness for Sammy because Sammy has a small head. That's the problem of the miniature pincher. Meron talaga silang maliliit na head. So every time I put a harness to Sammy, lagi siyang nakakawala. That is my really big problem. So I am trying to make my own DIY harness for Sammy kasi it's been my problem for a while. And now I'm just gonna show you guys kung paano siya gagawin. And then, I already have a pattern right here. And as you can see, meron akong nilagay na konting-konting allowance. I think it's a quarter inch of the fabric na nilagay kong allowance. Para in case na tatahiin nyo na siya, hindi kayo kakapusin sa tela. Yun yung sekreto ng pagtatabas. I am not an expert. Hindi ako eksperto, so pinag-aralan ko lang lagi ito yung mabuti kasi lagi akong kinakapos ng tela. Always akong kinakapos ng tela pag nagtatahi ako. So, giving a small allowance of your fabric, it will make your life so easy. You can never go wrong if you're gonna give an allowance kasi kakain pa sa makina. So now, I am cutting the next part of the harness. As you can see, may tatlong piraso siyang kailangan kong buuhin. So, I did my pattern earlier. Ginawa ko yung pattern, ginuhit ko yung pattern. Tapos, sinukatan kasi Sammy kung gaano siya kalaki. I hope na hindi na talaga siya makakawala dito kasi I am so tired. And I am so tired of buying something that cost a lot of money and then he always escape. Diba? Nakakainis yung gano'n na binibili mo tapos nakakalabas lang din naman siya. So, ayan na. This is the third of my pattern right here. I am making the third part of my pattern. And now, let's get to the sewing process. Napakadali niya lang talagang tahiin mga besh. Kasi kung may pattern ka na, hindi ka na mahihirapan magtahi. Yun yung kagandahan doon. Pag may nakapag-cut ka na, may pattern ka na, alam mo na kung anong gagawin mo. So, please watch the whole video mga besh para makita nyo kung anong itsura ng aking ginawa.